this is a very, very emotional topic kasi itong lupang nakakita nyo is a very, I could say, may sentimental value sa akin. Kasi na ipunter ko ito nung ako ay nasa Israel way back 2002 until 2007. The first 2 years of my job is napakahirap. Every 2 hours ay kailangan kong ilipat ng posisyon yung matanda ko. And I've been doing that 7 days a week. And that is 2 years kung ginagawa. And then after that, ang naging trabaho ko is panggabi, meron siyang Alzheimer. Sa araw, nakakita ako ng linis bahay. So, naglilinis ako ng bahay from 7 a.m. until 5 p.m. And then, diretso sa matanda ko. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Tayong maiiwan sa kanila kasi ang alam ko ang magulang is gagawin ang lahat para maibigay lahat sa mga anak, which is I'm wrong kasi nalaman ko na lang 6 months ago na naibanta na pala yung kalahati. So now I have no choice but to let go the rest 2,500 kasi alam kong hindi rin siya pakikinabangan ng mga anak ko. So, dinitawan ko na siya, which is ang perang napagbentahan is ginamit ko sa pag-a-apply ng mga bata papunta rito. So, nadala naman yung pera sa maayos. Hindi katulad nung 2 million dun sa 2,500 square meter na
napunta sa sugal, napunta sa inom, napunta sa babae siguro, o kung saan-saan mang kalayawan na ang akala ko kasi pag magulang ka, ang lahat ng iniisip mo para sa mga anak mo, which is hindi pala lahat ng magulang ay ganun ang abot ng pag-iisip. Meron palang mga magulang na naaari sila ng mamatay man sila, wala silang maiwan sa mga anak nila at bahala ka na siguro sa buhay mo. Ganun siguro ang katwiro ng ibang magulang. Kasi ako, ang pagkakaalam ko, ang pagkakaakala ko kasi is naiiwan ko itong property to sa apat kong mga anak kasi at ba tayo naghihirap? At ba tayo nagpapakahirap? Okay lang tayo maghirap na maghirap basta alam natin na maayos ang buhay ng mga anak natin. Alam mo yung pipikit ang mga mata natin ng alam mong ang mga anak natin is meron silang magiging maayos na buhay kasi tayo ay nagtrabaho para sila ay para tayo ay may maiiwan sa kanila, which is yan yung ginawa ko. Kasi dito sa London, wala rin akong ginawa kundi magtrabaho at mag-invest na mag-invest sa Pilipinas. Kaya yung lahat ng nai-invest ko sa Pilipinas na para sa apat kong mga anak, yan ay galing sa sobrang hirap ko para maipundar yung lahat ng naipundar ko sa Pilipinas. Yan ay para sa apat na mga bata. Mabigat lang, napakabigat lang sa dibdib na kahit alam mong hindi na sa iyo yung lupa. Kasi matagal na itong hindi sa akin, parang ano siya, 4 months ago. Pero pag nakita mo pala yung video nung lupa mo, is masakit pa rin sa dibdib, ano. Kasi pinaghirapan mo yan, iba kasi yung gamit na nakuha mo nang hindi ko naghihirap. Parang wala kang panghihinayang. But it's because I am the one who worked hard para mabili yung lupang yan. Ang sakit lang kasi is yan kasi is para sa, hindi para sa akin kundi para sa mga bata. So hindi naman ako nawalan kundi ang anak, di ba? Nakakapanghinayang lang kasi itong lupang ito is the first 2,000 square meter is like 14 years or more than na kumikita siya ng wala akong kinuha kahit 5. Kasi is ang katuwiran ko is sa kanila na lang kasi tulong ko na sa kanila. Basta ang alam ko is ang lupa is nandyan, tatagal ng tatagal, tataas ang value, mamanahin ng mga bata na meron silang paghahati-hatian. So, which is shocking pa rin sa akin kasi hindi ko kasi iniisip na ang isang ama is ibebenta ang lupa para pantos ko sa sarili niya. Diba? Meron niyang iba dyan as gumagapang sa pagtatrabaho para matustusan yung mga anak. Marami akong nakikita na kung ano-anong nilalako kahit matandang-matanda na nagpapakahirap. Meron lang masustentohan lang yun nila yung kanilang mga anak. Pero itong magbenta ng lupa is sarili lang ang inisip. Kumbaga, iba yung lupang yan para sa sariling kapakanan niya. But anyway, I doubt it na may natitira pa kasi natusugal nga, diba? So, this is my first and last look sa aking lupa. Heartbreaking na ikaw ay aking i-let go, but wala tayong magagawa kasi hindi na rin kasi sa magandang hawakan kasi hindi ko rin naman kayang puntahan at hindi ko pupuntahan. So
Kasi maganda na rin siya yung maibenta para as in wala na talaga. Kasi ang mga anak ko is hindi na rin yan mapupuntahan. So, okay na rin yung naibenta. Anyway, dun sa nakabili ng lupa, enjoy. And I hope kumita ka sa lupang yan. I have to say goodbye. With your love.